Magandang umaga, netizens. Narito ko muli ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Biyernes, October 22, 2021. Ayon sa Pag Asa, tatlong weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Una na dito ang northeasterly surface wind flow na kasalukuyan pa rin pong nakakaapekto sa extreme northern Luzon. At ang ITZZ, intertropical convergence zone, na kung saan ay nakakaapekto naman sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang ITZZ ang pagsasalubong ng hangin mula po sa southern at northern hemisphere. At ang isang LPA naman po na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 525 kilometers east of Giwan, Eastern Samar. Ang nasabing LPA ay nakapaloob po sa intertropical convergence zone. Sa ngayon po, tumaas ang chance na maging bagyo ang nasabing LPA base po sa pinalabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa. Inaasahang magiging bagyo ang LPA at inaasahang tatawid sa Eastern Visayas at Southern Luzon area. Kung sakaling magiging bagyo ito, magdadala ito ng malalakas na mga pag-ulan sa buong Visayas, Southern Luzon at Mindanao. Posible itong tumungo sa Palawan papuntang West Philippine Sea at posibleng maglandfall sa Southern China. Kapag naging bagyo ito, habang nasa loob ng ating power ay papangalan itong Odette ng Pag-asa. Samantalang isang LPA naman na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, sa ngayon ay bumaba ang tsansa na pumasok ito ng ating PAR at mataas naman ang tsansa na maging bagyo sa susunod na araw. Mari pa rin po ang pagbabago sa forecast kaya patuloy lamang po mag-antabay ng iba pang weather updates. Ang Batanes at Pabuyan Islands ay asahan po ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated light rains. Dulot po yan ng northeasterly surface wind flow. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulok mga pag-ulan, pagkidlat pagkulog ang iiral po sa Kabikulan, Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Ang Visayas, Palawan kasama na ang Calayan Islands at Occidental Mindoro ay magkakaroon naman po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulok mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng intertropical convergence zone at ng localized thunderstorms. Ang Caraga ay asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms. Dulot po yan ng trough ng low pressure area at ng intertropical convergence zone. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms. Dulot po ng intertropical convergence zone at ng localized thunderstorms. Maging handa po sa banta ng baha at paguho ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas po ng ating mga tahanan. Patuloy na mag-ingat, maging alerto at patuloy na mag-monitor sa lagay ng ating panahon.